Mainit na isyu ngayon sa Kongreso ang House Bill No. 5043 na mas kilala bilang Reproductive Health Bill. Si Congressman Edsel Agman ang pangunahing nagtutulak dito. Sinasabing ang RH Bill ang solusyon sa lumulobong populasyon ng Pilipinas na siyang ugat ng kahirapan. Ngunit maraming institusyon gaya ng religious at pro-life groups ang tutol dito. Hindi daw kasi ito kailangan ng bansa. Dagdag pa nila, labag ito sa konstitusyon at utos ng Diyos. Tampok kasi sa panukalang ito ang pagbibigay ng kaalaman at accessibility sa natural at modern family planning methods, edukasyon tungkol sa reproductive health para sa mga kabataan at paghikayat sa pagkakaroon ng dalawang anak sa bawat pamilya. Kami sa KNN ay naniniwala na ang RH Bill ay may mahalagang papel sa pag-unlad ng mga Pilipino. Para sa amin, ang RH Bill ay hindi anti-life, kundi pro-quality life. Sisiguraduhin ito na magiging matatag ang bawat pamilya dahil may tamang pagitan sa kanilang mga anak. Sa pamamagitan nito, mabibigyan sila ng tamang atensyon at suporta. Hindi rin ito gagawing legal ang abortion. Ayon sa RH Bill, mananatili itong krimen. Hindi nito sinusuportahan ang abortion, kundi tinutulungan ang mga kababaihan na nanganganib ang buhay dahil sa pagsagawa nito. Matagal na ring problema ang premarital sex sa mga kabataan, lalo na't walang batas kaugnay dito. Kasama sa RH Bill ang mga programang gagabay upang maiwasan ang unwanted pregnancy at nakakahawang sakit. Nais rin namin sa KNN na magbigay ng rekomendasyon tungkol sa RH Bill. Sa pagtuturo ng sex education sa kabataan, kailangang nababagay ang paksa sa edad at pangunawa nila. Ang paglobo ng populasyon ay may epekto sa ating mga kabataan, tulad ng kakulangan sa classroom, pagkain at oportunidad para sa atin. Kaya dapat tayong makialam, manindigan at tumulong tungo sa pambansang pag-unlad. Mainit na isyu ngayon sa Kongreso ang House Bill No. 5043 na mas kilala bilang Reproductive Health Bill. Si Congressman Edsel Agman ang pangunahing nagtutulak dito. Sinasabing ang RH Bill ang solusyon sa lumulobong populasyon ng Pilipinas na siyang ugat ng kahirapan. Ngunit maraming institusyon gaya ng religious at pro-life groups ang tutol dito. Hindi daw kasi ito kailangan ng bansa. Dagdag pa nila, labag ito sa konstitusyon at utos ng Diyos. Tampok kasi sa panukalang ito ang pagbibigay ng kaalaman at accessibility sa natural at modern family planning methods, edukasyon tungkol sa reproductive health para sa mga kabataan at paghikayat sa pagkakaroon ng dalawang anak sa bawat pamilya. Kami sa KNN ay naniniwala na ang RH Bill ay may mahalagang papel sa pag-unlad ng mga Pilipino. Para sa amin, ang RH Bill ay hindi anti-life, kundi pro-quality life. Sisiguraduhin nito na magiging matatag ang bawat pamilya dahil may tamang pagitan sa kanilang mga anak. Sa pamamagitan nito, mabibigyan sila ng tamang atensyon at suporta. Hindi rin ito gagawing legal ang abortion. Ayon sa RH Bill, mananatili itong krimen. Hindi nito sinusuportahan ang abortion, kundi tinutulungan ang mga kababaihan na nanganganib ang buhay dahil sa pagsagawa nito. Matagal na ring problema ang premarital sex sa mga kabataan, lalo na't walang batas kaugnay dito. Kasama sa RH Bill ang mga programang gagabay upang maiwasan ang unwanted pregnancy at nakakahawang sakit. Nais rin namin sa KNN na magbigay ng rekomendasyon tungkol sa RH Bill. Sa pagtuturo ng sex education sa kabataan, kailangang nababagay ang paksa sa edad at pangunawa nila. Ang paglobo ng populasyon ay may epekto sa ating mga kabataan, tulad ng kakulangan sa classroom, pagkain at oportunidad para sa atin. Kaya dapat tayong makialam, manindigan at tumulong tungo sa pambansang pag-unlad.